So mga tol, matapos nga pong maikasa ang laban ni Errol Spence Jr. versus Terence Crawford, nagaganapin ngayong July 29 sa T-Mobile Arena Las Vegas, nagparamdam na nga po ang dating kinikilalang hari ng welterweight division na si Keith Thurman. Pahayag ni Thurman mga tol sa Fight Hub TV, magiging chess match daw ang laban ni Crawford at Spence. Wala daw tayong makikitang aksyon sa opening round, pero pagdating daw ng round 3 pataas, doon na daw natin makikita mga tol ang skills ng dalawa. Parehas daw may laban ang dalawang ito. Si Crawford, matalino daw sa ring, habang volume puncher naman itong si Spence. Maganda daw magpatama ng jab at malakas din daw bumira sa body shot itong si Spence. Sinabi nga din ni Keith Thurman mga tol na gusto daw niyang labanan ang mananalo kay Spence at Crawford. Magbabalik daw siya sa buwan ng August. May apat na kalaban daw siyang pinagpipilian. Malaking laban din daw ito sa August mga tol. Pagkatapos daw niyan, saka daw niya lalabanan kung sino ang mananalo kay Spence at Crawford. Dagdag pa ni Keith Thurman mga tol, magiging active na daw siya sa loob ng 3 years sa boxing hanggang mag 37 years old na daw siya. Pagkatapos daw niyan, lalaban na lang daw siya ng kahit once a year hanggang mag 40 years old daw siya at magretiro. Yan daw ang kanyang ultimate goal. Kung matatandaan mga tol, lumaban lang si Keith Thurman ng 3 beses sa loob ng 6 years. Marami ang nagsasabi mga tol, hindi daw sa injury niya kaya minsan lang daw lumaban itong si Keith Thurman. May mga nagsasabi mga tol na nawala na daw sa focus itong si Thurman mula daw na makalasap na malaking pera na kinita sa boxing. Sa kabilang banda naman mga tol, nagsalita na nga po si Gio Santissima sa pagkatalo niya sa Japan. 3 araw na ang nagdaan kontra sa hapon na si Hayato Tsutsumi, kung saan natalo si Gio Santissima via wide unanimous decision. Anya ni Gio Santissima mga tol sa post niya sa kanyang FB. Una sa tanan guys, thank you Lord Jesus sa iyang gihatag nga maayong kalawasan. After sa fight, shape kami sa laban. Apologize to all who support me. Sa tanang hashtag Team Sip Sandman Family, especially sa akong manager, Mama Vic, Boss Satyo, thank you so much. Coach Michael Domingo, Coach Tanaka, Coach Ronerex Dalot, and all supporters in Japan, Japanese arigato gozaimasu. So humihingi nga po ng apology si Gio Santissima sa lahat ng sumusuporta sa kanya dahil natalo siya. Ganun pa man, nagpapasalamat naman siya mga tol dahil safety siya at walang nangyari sa kanya. Sa kabilang dako naman mga tol, malungkot na balita nga po para dito sa kaibigan ni Casimero na si Rugby Boy TV o Don Don Serrano, dahil natalo ito sa laban niya kagabi sa URC si Bern Nakel. 4 beses nga po siyang pinabagsak ng kalaban niyang si Y Coco. Ito po yung bata ni Rolando D. 2 beses bumagsak sa round 3 at 2 beses din bumagsak sa round 4. Doon na nga po tinigil ng referee ang laban, kaya panalo itong si Y Coco via technical knockout sa round 4. Kuya, sige. Sino yung coach ni Rugby Boy doon? Bakit hindi pinatigil? Di buti. Dapat pinatigil yun nung third round pa lang, umupo na si Rugby Boy sa corner eh. Yung sa akin, hindi naman ganun yung galaw ni Rugby Boy. Nagulat ako, bakit wala siyang lakas, wala siyang persa. First round pa lang, parang ang bilis niya na pagod.